Hi everyone! Welcome back to my channel. Again, this is Monsi and you can also call me RK. Kakatapos lang natin ihatid yung kapatid ko sa airport. Tapos yung isa ko naman kapatid, pumasok na sa work. Tapos yung isa kong kapatid, pumunta ng Quezon province. So again, mag-isa na naman ulit tayo. Well, kami-kami na naman ulit sa bahay. And we're going to do a major grocery or major June grocery haul. Talagang sinakto ko na mag-grocery after umalis ng mga kapatid ko to make sure na ma-plan or ma-budget ko yung bibili namin na good for 1 month. Again, pupunta tayo ng SNR Asiana and mag-hypermart tayo or kung ano pa. Okay? So samahan nyo kami. Hi everyone! So we're back from our major haul. Nagpunta tayo sa SNR at sa SM Hypermarket. So ito yung na-haul natin today. So hindi naman siya mukhang major haul. Ito yung SNR part. Tapos ito yung Hypermarket part. So hindi naman siya talagang mukhang major haul. Pero sabi ko, like what kinuwento ko sa inyo before, we are on a tight budget and maraming changes sa bahay. So may mga binawasan ako at may mga meron pa naman tayong mga natitira dun sa mga na-haul natin before. So let's start with our SNR. So ito yung lagi namin binibili, Belgian butter waffle, tapos candy sa kwarto. Tapos, bumili tayo ng buffalo wings. Buffalo wings. Ano lang siya? 135 pesos per kilo. Sinigang. 139 pesos per kilo. Sinigang cut. Giniling. 174 pesos per kilo. So, 1 point... Lahat to mga mahigit 1 kilo to. And then, yung chicken thighs. Sa SNR, makakahanap kayo ng mga ganitong deals. Yung mga... Titignan nyo lang lagi is yung unit price. Kung how much siya per kilo. Tapos kung ilan kilo siya. Like for this one, 145 pesos per kilo, 1.2 kilos... 174. Kasi sa SM, nasa 150 ang kilo ng manok. Tapos sa palengke, nasa 130, 140.
eh okay na rin to, at least yung cut na gusto natin. Same with the giniling. Sa palengke, nasa 200 pesos per kilo ng giniling. So, ito 1.1 kilo, 194 lang. Tapos, same thing with the sinigang cut. Ito, medyo tricky. Kasi sa palengke, minsan mura. Pero nasa 130-140 lang naman yun sa palengke. And 173 lang, 1.2 kilo na siya. And so on and so forth. Tapos, ito, mantika. Remember last May? Tama, May na haul. Bumili rin tayo ng mantika. And bumili rin tayo nitong tissue natin. Last haul natin, sabi ko yung tissue, it will last us 2 months. Kaya lang, syempre, nagkaroon ng mga events, gathering. So, yan. Bumili ulit ako kasi last roll na lang yung nasa CR, nasa kitchen. Tapos sa SNR, meron din mga sale or mga good deal when it comes to panglinis. So, ito, nabili ko to ng 130. So, dough mix. And malaki naman siya. So, sa regular supermarket, nasa 150, nasa ganun yan. So, yun yung SNR haul natin. Ang total ng SNR haul natin is nasa 1,800. And majority, ito naman 2 months, 1 month, tapos ito, months din yan. So, majority naman ng nabili natin sa SNR is yung pang matagalan. Now, pagdating naman natin sa SM Hypermarket, konti lang din yung hinol ko. Kasi nga, syempre, once pag nagbabudget kayo, kailangan, for example, bibili kayo ng stuff for 1 month, iisipin ninyo or paplanuhin ninyo kung sino yung nasa bahay. And since kami, konti na lang kami ngayon sa bahay, nag-alisan na yung kapatid ko from Dubai, konti na lang din yung binili ko. Tapos, nagpaalam pa rin yung isa kong kapatid na matatagalan siya. Uuwi siya ng Quezon, yung girlfriend niya, taga doon. So, kasama na yun sa planning and budgeting. Dapat, yung weeks na wala siya, fina-factor in ninyo. Tapos, fina-factor in din nyo dapat yung mga gatherings na mangyayari for the month if you're going to buy a grocery haul for a month. And for this month, for the month of June, birthday ng isang kapatid ko, and 40th day ni Daddy. So, for my brother's birthday, bumili na kami ng spaghetti. Pack ng spaghetti before. So, pwede naming iserve yon on his birthday. Cake, yung mga ganun. And then, for the 40th day, hindi ko muna sinama dito kasi hindi ko pa alam kung anong plan namin na gagawin. So, for the meantime, ito muna yung hinol natin. So, bumili tayo ng 3 diaper for mommy. Nung buhay pa si daddy, I buy 6. So, since si mommy na lang, 3 na lang. And ito yung majority ng bulk ng diaper, ng price natin sa haul. Kasi this, yung diaper na to, 160 or 170 pesos ang isa. So, pag sa 6, dun dumadami yung bill natin. Tapos, ito yung pang merienda. And, minsan pag gabi na or midnight snack, pancit canton, and then chicken. Tapos sa coffee, isa lang yung binili ko. This is 30 pieces. Kasi buy 25, get 5 for free. And meron pa akong 3 pack ng coffee sa kitchen. So, isa lang binili ko. So, every month, isa lang ako ng isa. Yun yung plan ko hanggang sa maubos siya. Tapos, bumili rin ako ng tea for detox. Tapos, ito nga, mushroom, pieces and stems. Just in case na, kunyari, kasi June 30 yung birthday ng kapatid ko, at least may mushrooms na ako. Bumili rin ako ng Philip sausage. Tapos, nagdelata, hindi na kami masyadong nagdelata kasi
since ako si Mommy, yun lang naman yung mga tao dito, pwede na kaming magbili ng ulam if ever walang magluluto. Pero bumili pa rin ako ng Spanish sardines, yung favorite namin, and century tuna flakes in oil. Tapos, bumili rin ako ng quick tie na trash bag. Ito, it will last us for siguro 2 months or a month. Tapos, ito, sibuyas and bawang. Yung bawang medyo mahal. It's 150 per kilo. Tapos, itong ganito karami, 35 pesos. Pero, hindi ko nabibilin sa palengke to kasi sa palengke, itong ganito kadami, siguro it will last us for a month or 2 to 3 weeks. Ito, this is 66 pesos per kilo. And sa hypermarket, itong apat is 22 pesos. So, bumili lang ako for today. Pero, idadamay, bibili ulit tayo pag nagpalengke tayo ulit. Tapos, crispy fry. Ay, crispy joy and crispy fry. Sometimes kasi yung mga tofu, fina-fry namin, nilalagyan pa rin namin ng ganito. So, hindi ako bumili ng tofu. Mapapansin ninyo, hindi ako bumili ng mga wet produce. Kasi, plano namin, since we're on a tight budget nga, bibili natin to sa wet market. Tapos, bumili rin ako nitong homestyle mayonnaise. SM bonus lang yung binili ko. Kasi pa pwede ko siyang gamitin for bread, yung mga ganyan. Tapos, hindi mawawala, in liquid seasoning. Candy para sa kotse. And bumili ako ng 1 kilo na laman. That's just 212 pesos. And 1 kilo na adobo cut. That's nasa 218 pesos sa SM Hypermart. So, pinilian ko na lang yung magaganda. Yung adobo cut, pwede namin gawing adobo. Or, for example, pwede namin gawing kung ano-ano. Tapos, ito naman, food ng aso. So, bumili rin ako nito. Meron pa ako kay Parsley. Nung last time na nag-haul kami, bumili ako ng 6. Itong pedigree. Bumili ulit ako ngayon ng 6 para at least yung isang kainan nila ma-solve na. So, bali may 6 pa sa taas, meron pang 6 ulit. So, solve na at least yung 2 meals ni Parsley at Nutmeg. Tapos, bumili rin ako nito. Ito yung adult ang alpo na pellets. Kasi, ito yung extender. Kanyari, magiginiling ako. Papakainin ko sila ng giniling. Nilalagyan ko nito para extender din sa food nila. Tapos, since, as in, walang-wala ng laman yung ref namin, minake sure ko talaga na bago ako mag-grocery for this month, wala na talagang laman, kundi water na lang. Bumili na rin ako ng hotdog and fish balls. Tapos, since wala masyadong good deals sa SNR sa panlinis, bumili ako nitong Mr. Muscle na multi-purpose cleaner, panlinis ng lamesa, yung mga countertops, and dishwashing liquid. Itong dishwashing liquid, ang binili ko na lang is yung SM bonus. Kasi para at least mag-last din to ng at least more than a month, pasok na tayo sa budget. Ngayon, kung makikita ninyo, as in walang-wala na talagang laman yung ref natin. So, minake sure ko na wala na talaga siyang laman bago natin punuin. And minake sure ko na wala na yung brother ko para at least yung budget natin is masakto natin. So, yung pantry, wala na din. So, ito yung hinol natin before. Meron pa, kaya hindi na ako bumili ng mga condiments. Ito, sa SNR din natin to binili before, I think a month ago. Tignan nyo. If you're going to buy in bulk talaga, o yung mga malalaking packages sa SNR, it's going to be cheaper kasi 1 month yung, more than a month yung siyang magagamit. Okay? So, there, ito na yung hinol natin for today. It doesn't look like a major haul for now, pero hopefully it would last us for a month or at least more than a month. Okay?
So thank you everyone for watching and kapkong ka.